kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Isa sa kinakakatakutang notorious na gang leader ng Bilibid noong dekada 60, guwapo, matikas at palaban, kung kaya't binansagang babyface ng Bilibid noong kanyang kapanahunan. Siya, si Marcial Ama Perez, o mas kilala sa tawag na Baby Ama. Ang kanyang palayaw na Baby Ama ay kanyang nakuha dahil sa literal na baby face na mukha at napakabata pa nito noong pumasok sa selda. Kumpara sa ibang pangkaraniwang mga bilanggo, kalaunan ay naging kilabot si Baby Ama naging leader ng Sige-Sige. 1935, nang ipinanganak si Baby Ama at lumaki sa Binyan, Laguna, ulilang lubos sa kanyang mga magulang, kung kaya't ang kanyang lola ang nag-aruga sa kanya. Maliban sa matanda na ay abala pa ito sa pagtitinda ng mga kakanin para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Sa piling ng mga barkada ay doon nahanap ni Baby Ama ang pagmamahal na kanyang inaasam-asam. Kalaunan ay nasangkot na ito sa mga serye ng nakawan sa kanilang lugar, hanggang sa naisipan itong magbagong buhay at maghanap ng matinong trabaho, at nakapasok naman ito bilang gasoline boy. Pero hindi nagtagal ang pagiging gasoline boy ni Baby Ama at ang pagbabagong buhay nito, dahil napilitan na naman itong magnakaw sa kanyang pinagtatrabahuhan para mabigyan ng pera ang kaibigan nitong nangangailangan. Maliban pa sa kanyang mismong personal na gastusin, dahil sa edad na 16 ay nakabuntis na itong si Baby Ama. Nang sumunod na mga araw ay nahuli si Baby Ama at nakulong sa kasong pagnanakaw sa edad na 16 anyos. Malas lang ni Baby Ama noon, dahil noong panahong yun ay wala pang Republic Act No. 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Ang batas na ginawa ni dating Senador Kiko Pangilinan, January of 1951, minulest si Baby Ama ng kapwa niya bilanggo, pati na rin ang asawa niyang nagdadalang tao, ay tinira rin ng isang jail guard. Sinabi ng gwardiya na may ginawang gulo si Baby Ama, kaya ito'y nakabartolina at hindi daw ito pwedeng dalawin ng kanyang asawa. Habang pauwi ng asawa ni Baby Ama, ay hindi nito alam na sinusunda na pala siya ng manyakis na gwardiya, at nang makakita ng isang lugar na walang tao ay dito na niya hinila ang babae at pinagsamantalang. Ginawa ng manyakis na gwardiya sa asawa ni Baby Ama ay nagdulot ng matinding depresyon. Dahil dito ay hindi na niya ito nakayanan, kung kaya't tumalo nito sa sinasakyan niyang bus nang siya ay pauwi sa Binyan, Laguna, at yun ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Nang makarating kay Baby Ama ang sinapit ng kanyang asawa at anak na nasa sinapupunan nito, ay sumabog ito sa galit at parang naging asong ulol. Todas ang lahat niyang kapwa preso na nooy nagmuli kanya, pati na ang gwardiyang nang walang sa kanyang asawa. Dahil sa nangyari ay tumibay ang sikmura ni Baby Ama at naging palaban. Binaling niya ang kanyang galit sa kanyang kalaban na gang, at ito ang okso na pinamumunuan ni Primitivo Ebok Ala. January 17, 1958, nagsagawa ng pagpupulong ang Sige-Sige sa pamumuno ni Antonio Marcos, kilalang pinaka-leader ng grupo, kung saan nagpasya silang likidahin ang kanilang mga karibal sa susunod na buwan. February 16, 1958, araw ng Linggo, sa pagitan ng alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, nang magsagawa ng kaguluhan ng Sige-Sige. Noong mga oras na yun, si Baby Ama ay kasalukuyang nasa loob ng Bartolina. Pero nang hindi na makontrola ang nangyayaring riot sa loob, ay nagawa na ng kanyang mga kasamahan na siya'y palabasin. Nagsimula ang gulo sa itaas na palapag ng selda. Humigit kumulang 150 mga bilanggo ang sangkot sa bakbakan, at marami sa kanila ay armado ng mga improvised na armas. Sa pilitang binuksan ang pinto sa cell house, pinalaya ang kanilang mga kasamahan mula sa kanilang mga individual na selda, at pagkatapos ay binuksan ang mga selda kung saan naroon ang mga okso at pwersahan itong pinalabas, at pagkatapos ay binugbog at pinagsak
Hanggang sa sunod-sunod nang humandusay ang limang miyembro ng OXXO kinabukasan, February 17, 1958, sa halos kaparehang oras ay sumiklab na naman ang kaguluhan. Apat na miyembro na naman ng OXXO ang bumulagda. Dahil dito ay binartuli na ang lahat ng mga sangkot sa kaguluhan at kaagad na nagkaroon ng malawakang inspeksyon. Dalawang drums ng mga improvised na mga sandata na gawa sa mga pako, sirang bintana at kama ang nakolekta ng mga jail guards. Kaagad na naging una sa listahan ng pangalan ni Baby Ama sa mga naging sangkot sa karumihan na pagtudas sa siyam na mga biktima na kung hindi man bungo nito ay naman at sinunog. Tatlong taong gumulong ang kaso ni Baby Ama hanggang sa noong October 4, 1961 ay nasentensyahan ito ng bitay sa edad na 26 anyos kasama ang 13 nitong mga kasamahan. Bago ang pagbitay sa kanya ay kakanin daw ang hiniling nitong pagkain para sa kanyang huling hapunan dahil sa naalala niya ang kanyang lola na nooy nagtitinda nito. Sa ngayon, maliban sa sikat na larawan na to ni Marshall Perez aka Baby Ama na kumakalat sa internet, ay puntod na lamang niya ang naiwang alaala na matatagpuan sa Canlacay Cemetery sa Binian, Laguna. Ikaw, gusto mo rin bang maging si Baby Ama? Gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador.